wala pa yung isang araw ah. Naiwan tayo ba na? Wow! Lagi kasi yung time. Nasa 5,000 na yan lahat na higit. Dami ng mga ano kami, tambayan sila mo. Vlog yung aking ano, yung aking pag-bora kanina. Kasi hindi ko alam na 10:30 na eh. Alam yung iniisip ko, 10:10 ako aalis sa bahay. Naalala ko 10:30 yung aking meet up mga be. Kaya yun, hindi ko na ano, update. So ayan yung aking ano, meet up. Konti lang naman siya, hindi naman siya ganun karami. Kasi kapag Tarlac talaga, konti lang yung aking ka-meet up. Pag-bora na si Inday sa Tarlac. So balik ako mamaya. O, nandito na ako sa aking meet-up place. Hintay tayo. May pumunta na sila Mami. Ayan, si Mami. Kay Bebe Shana. Yung isa umalis na. Nakalimutan ko lang i-vlog ba kasi nagmamadali ako. Late na naman si Inday. May pasok po siya ngayon. Pero ano ah, kailan mo walang pasok kahapon. Ay. Sanay na kayong late ako. Ano na una dito? Kaya sa'yo ano. Gumaganda ka lalo. Meron lang. Meron lang. Ay, sige po. Meron eh. Dito. Meron sa tapling siya. Ano, kuha ko ngayon. Baka mamaya. Baka mamaya. Baka mag-summer ko. Umagay kayo sa aking vlog. Wala, grabe din. Ako na lang. Ayan, customer ko yan. Lagi ko siyang ano. Laging kumukuha yan sa akin. Nakalive. Kasi hindi ko na ano, nai-share ko lang, mahina si Carlo. Ah, mahina si Carlo? Sini-share ko lang. Kasi para makasali ako sa raffle. Lagi ka bang nananalo ng raffle? Uy, ang dami ng mga ano kami, tabuayan sila. Oo, di ba? Nandyan sila lahat. Pero sa ganyan. Magpa-vlog ako. Wow, vlogger na si Inday. Sige, thank you. Hi ka muna sa akin vlog. Bye-bye. Mapaingat ka, Be. Salamat ha. Be, ang dulis na meet ako lang. Gusto ko yung 40 na lang, isa na lang. So, bibigyan ka. Hello, Be. Ah, alam ko wala ka na. Oh, yan na yung huling. Yan yung huli kong kamit. Ah, si Bebe Bianca. Nakakaloka ite. Ay, oo. Thank you. Gugura na sana ako eh. Oh. Ayan. Gugura na si Inday. Sa akin. Sa kabila. Punta tayo doon. Tawin tayo. Pass. Kaya tis-tis muna tayo. Maghintay tayo. Ayan na mga be. Gugura na si Inday. Nandyan na yung aking stock. Kukunin ko muna. Doon sa kay kuya. Yung kukanan doon. Nandyan na yung aking. Dito na ako sa pass. Hintayin pa natin bago mag-pass. Kamaya ulit. Hindi ko alam kung anong oras. Pero ang biyahe ko nasa 45 minutes. Tapos, pagdating sa mismong or sa committee, sasakay pa ulit ako ng tricycle. Tapos level is in the day. Tapos, load kayo. Ayan, hello mga be. Kanina pa yun natapos. Kaya lang nagpahinga kasi ako. So, ayan yung mga ano, yung mga pinos ko kanina. Nag-live din naman ako kanina. So, yan lahat yung mga namay. Nung ano ko siya, nung kwenenta ko siya lahat. Kwenenta ko na siya lahat. Nasa ano na yan. Nasa 4,000 mahigit. Ah, 5,000 ata. Nasa 5,000 na yan lahat mahigit. Ayan, yung mga na-mine ngayong araw na to. Wala pa yung isang araw ah. Kanina ko lang kinuha yung aking ano, aking stock. Pero ayan, nakaagad yung ano, yung na-mine. Bukas ulit, hindi ko na video yung ano, yung pagpo-photoshoot ko. Dapat mag-ano ako, mag-la-live. Kaya lang, mahina ang signal ko be. So, ayan yung aking bebe, si Bebe 12. Nantok na siya, be. Ayan siya. Hi, baby. Ay, sleep. Love you.
Ayan siya. So, ayan na nga mga bebe, yung aking ginawa or yung napagbentahan ko sa aking ukay. 45 kilos yun na garterized shorts. So, nalaman nyo kung magkano yung kinikita ko sa isang, or sa isang ano pa lang, sa isang isang araw, ganyan. Kasi, saglit ko lang siyang nilive mga be. Nag-post lang ako, tapos nag-live. So, yun na kaagad yung aking kinita. Hindi ko sinasabi mga bebe na araw-araw ganun ha. Kasi hindi naman araw-araw Pasko. Pero yung time na yun talaga na nakinuha ko yung bill na yun or yung 45 kilos na yun, yun ang aking napagbentahan agad-agad. Kasi minsan naman, may kumukuha ako ng shorts, hindi naman siya ganun kabilis ma-dispose. Pero yung itong linggong to, ganun siya kabilis na dispose mga bebe. So, abangan nyo mga bebe yung aking pangatlong vlog. Kasi nga, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung aking kinita sa 45 kilos na garterized shorts. Di araw-araw ganun ha. Pero masasabi ko na yung sa aking ukay, ganun talaga ang lumalabas or ganun talaga yung aking napagbebentahan sa 45 kilos. So, ayan na mga bebe, tapos na yung aking vlog. Kung gusto nyo pang malaman kung ano ang aking ginagawa o kung magkano yung aking crop top sa isang 45 kilos. Crop top na siya talaga, hindi pa ako crop. Hindi ko to, yung pinakita ko mga bebe, hindi yun yung palaging ganap mga beha. Kasi hindi naman araw-araw Pasko. Minsan naman, hindi siya ganun kalaki. Minsan naman, mas malaki. So, ganun siya mga bebe. Pero overall naman, kung ang puhunan mo ay nasa 6,000, ganyan, lalabas yan ng doble. Siyempre, depende yan sa iyong diskarte mga bebe. Hindi yan lalabas o hindi mo mababawi yung iyong puhunan kung wala kang diskarte be. So, ayan na nga mga bebe. Tapos na yung aking vlog. Kung gusto mong matuto sa aking ukay o kung gusto mo kong malaman kung ano ang aking ginagawa, please subscribe to my channel. Mag-subscribe lang kayo para ma-update kayo sa aking mga vlogs. Sabihin na natin kung ang puhunan mo ay 6,000 pesos. Yung 6,000 pesos mo bebe, magdodoble. Oo, di ba? Ang laki ng kita. Ang ginawa ko ng bebe, nag-life setting ako, nag-post ako, at hindi siya lahat na umuha. Ihanda mo yung iyong sarili. Kasi hindi lahat yan ay maganda. Hindi kita tinatakot mga baby.